tentang kuasa ating pamumuhay na dalangin. Pagin po natin si Brother Rene para po sa ating pamumuhay na dalangin. So, all stand. So, bow our heads. Let's pray. Salamat sa araw na ito, O Diyos, kami po rin. Nanggap po rin, Panginoon, sa iyong bagay niya. Sa paano siya, pag-sama-sama ng pamigay natin. Mga pagpupuli at pagsasalamat, O Diyos. Dahil naman, O Diyos, na nakapatir na paparating pa lang. Yes. Sa iyong ingatan at sa mga nakatungay na po sa online ng Panginoon. Pagbrahe po ninyo, bawat isa po na mga makikinig, Panginoon, sa iyong salita. Ang sabi ng aming pagkasalusaduhan at tayahanin po ng aming apostel, Diyos. Muli, O Diyos, kayo po ang bawak sa mga nalalabing panahon, Panginoon, na aming sasama-samahan, Diyos. Maitaas sila ang Panginoon. Pangalan, Panginoon, may pakilala ang Panginoon na ngayon. Mapagpalang kamay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Diyos. Muli, sa inyo po namin pinagtatagubilin, Panginoon, ng mga oras na ito, O Diyos, upang kami po ay sama-sama magbulat ng pasalamat sa inyo. Yes. Pagkat ito po ay aming pinagpapasalamat, dinadalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po tayo sa ating mga masiglang awitin. Tawagin po natin Brother Buboy para po sa ating papakawit sa inyo. Good morning, Brian. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na tayo tinako muli. At binigyan tayo ng inspirasyon ng Panginoon upang dumako sa ating panambahan ngayong gabi. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo awit ng mga makalangit na awitin sa ating Panginoon. And sing the song, Justify. Just keep on.
Lord, here we are.
tayo po yung pangapuna. Muli, good morning po sa lahat ng buhay. At muli ay masarap po makapili muli ang bawat isa. Dahil talagang napakasarap po dumalo sa mga gawain. At maraming churches nga ang nadidinig ko, no? Hindi sila nakakadalo pa talagang puro sa live lang o sa internet. Pero nakapagalan po nating mga bride. Talagang nagtatapat po sa Panginoon ang bawat isa. Kaya tayo po ngayon ay pinagpala at may gustong pasalamatan sa Panginoon. Pakitaas lang po ang inyong mga kamay kung sino man po may gustong magpasalamat at magpatotoo sa ating dakilang nag-iisang Diyos. Brother Eugene, God bless you, bro. Ako na po bago sa lahat. Magandang gabi sa Panginoon. Maganda na sa lahat sa atin. Pastor, sana mga kapatid. Sa akin ko pag-observe sa ating bilang Kristiyano, sa tuwing Merkules, araw ng Linggo, na tayo po ay nananambahan at nakikinig ng mensahe. Hindi ko po ito sinasabi para sabihin na ang bawat isa sa atin magkaroon ng isang tagumpay o kaganapan na ang mensahe ito ay talagang may isa o isik natin o may isa ulo, kundi ito isa puso. Alam niyo, tinatandaan ko nung aking bagong para sa simbahan na ito. Year 2005. After 1 year, o bago mag-isang taon, narinig ko yung mga preaching ni Pastor tungkol doon sa mga magaganap sa huling panahon hanggang sa ngayon. So, ibig sabihin, totoo lahat ang mga sinabi ng propeta na ipinahayag ng Diyos. Na talagang ang buong katotohanan ng mga mensahe mangyayari. Amen. Kaya, mga kapatid, nasasalan mo yun. Sa pagtotoong ko sa mensaheng ito, sa tuwing ako'y magkikinig sa araw ng magpe-press sa ating pastor, talaga pong kumbaga sa pagka ay dinanamnam ko ng gusto ito, kung paano ko madadama yung salita ng Diyos na aking pinakikinggan. Dumating na po yung punto na sinasabi ni Pastor na ang mga bagay niya ay magaganap sa bawat isa saan man dako ng mundo. Tingnan niyo po yung sinasabi ng ating pastor. Magkakaroon ng identity ang bawat tao sa buong mundo. Magkakaroon ng pagkakakilanlan sa anong dahilan. Yung sinasabi ni pastor na magkakaroon ng ID system. Ibig sabihin, ang sistema ito ng mga pamahalaan. Lumaganap na po. Dati sabi sa Pilipinas, sabi ni pastor, mga nakaraan ilang buwan. Dito pa sa atin wala. Biglaan po nag-implement nung nakaraang Linggo sa bansa natin, sa bawat sulok, na kinakailangan magkaroon ng identity ang bawat isa sa pamamagitan ng kagustuhan ng batas. Pero ako po naniniwala na kung tayo po yung mga Kristiyano, na ang mensahe na ibinigay sa atin ng ating pastor, pangahawakan natin yan. Sapagkat sinabi rin ng ating pastor, sinabi ng propeta, sinabi rin ng Diyos na hindi tayo kabahagi ng mga bagay na yan, anumang mga persecution sa mundo nito. Kaya sabi ko nga, pinaliwanagan ko yung aking pamilya. Tingnan niyo po kung gano'ng kabigat yung ID na ito. Makikilala ang isang tao sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang pangalan at ang kanyang dugo. Lahat magkakaroon ng identity, maski bagong panganak. Ang tanong yan, bakit gano'n? Pati walang malay. Ang katuwiran nila, natanong ko kasi yung isang kusiyan eh, na pinakamataas eh. At saka yung vice mayor. Kinakailangan yan, Kuya Uy. Sapagkat, diyan natin malalaman kung anong mayroon ang bawat tao dito sa mundong ito, sa lupang ginagano natin. Halimbawa, ikaw isang magnanakaw, madali ka nga naman mauli, okay yun. Kasi magnanakaw ka. Swindler ka, drug lord ka, huli. Pero hindi ho yun ang kinauhulugan niya. Nakita ko ang pangangaral natin, Pastor. Ito ho isang pagtitipon ng isang bagay na tayo ay gugupo bilang mga mamamayan. Kaya ako sabi ko, maraming salamat sa mensaheng ito na ipinahayag ng aking pastor. Sapagkat dito, malalaman natin kung anong ang takbo ng mundong ito.
Iniunti-unti na ho ang tao. Isinabay doon sa pandemic. Kaya sabi ko, Lord, sumbihit na ako. Kung ang lahat ng mga sinabi mo sa akin ito ang ganapan, bilangin mo ang daliri mo, huling bilang kawakasan. Ibig sabihin, malapit na siguro. Yung sinasabi ng ating pastor na mensahe na, malapit na ang panahon. So bilang Kristiyano, ano dapat natin gawin? Kalimutan ang lahat ng alitan, sama ng loob, hinarakit. Nawala naman kasi yung bilibig sa buhay, hindi magpapalago sa ating pag-ibig sa salita. Ako din sa ako sinasabi. Parang sabihin niyo si Brother Nag-Pretz, hindi po ako nag-Pretz. Bilang mo isang kapatid, i-encourage niyo ako. Basta salita ng Diyos, wala kayo maririnig sa akin. Ang sagot ko diyan, tama yan, amen ako diyan. Sapagkat ang sabi, ang Kristiyano raw, hindi nag-aalindangan sa salita. Tangka po ang Kristiyano. Di how much more sa ating propeta, sa ating pastor. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Ang pagtayo ng isang Kristiyano para, tama sinasabi ni Pastor, tumayo ko sa isang pundasyon matibay na bato. Hindi ka pwedeng maliglig. Maski lang dumating sa iyo. Kaya sabi ko, Lord, kung ito na ba, ang dalagang mundo na aming ginagalawa, sabihin na ako dyan. Nakanda na ako. Yung pag-agaw, pinaniniwala ko yan. Babaguhin mo kami, pinaniniwala ko yan. Yung squeezing, andyan na. Lahat ng bagay niya, darating sa atin. Pero bilang Kristiyano, naniniwala ko. Sabi ni Pastor, hindi tayo hayaan ng Diyos. Na tayo'y masama sa ganyang karagayan. Kung ano ang mangyayari sa mga tao sa lupa. Kaya maraming salamat sa Diyos na ang lahat na yan eh, na ipapaalala ng bawat siya sa atin. At ako ho, sinasabi ko ang totoo. Mamahalin ko ang mensahe na gigitla sa buhay ko. Mamahalin ko ang aking pastor nang dahil sa mensahe nito. Mamahalin ko ang mga kapatiran dahil magkakasama tayo. Kaya ang panalangin ko gabi-gabi, Panginoon, lahat po kami, iisang kaisipan ang ibigay mo sa amin, yung tapat na pag-ibig at pagtanggap sa iyo. Wala nang iba. Ikaw lang. Yun lang, maraming salamat. God bless you, brother. Tunay nga pong napakabuti ng ating dakilang Diyos. At ako rin po yung gusto magpasalamat sa Panginoon. Ano? Dahil last Sunday, hindi kami nakadalo ako. Dahil may running nose, talaga tulo ng tulo. Sabi ko, Lord, hindi pwede ito. At hindi pwede pumunta sa church. Kaya magkabat na lalukot ako nung nakikita ko. At buo-buo ang preaching po ng ating nais. Minsanero ng Panginoon at na-bless po talaga kami dahil pag-wave po talaga, sabi nga ng mensahe ay nasa atin na rin ating mga huling panahon mananampalataya. Yung wave natin ngayon ng greater than this, yung ipangaral patuloy ang salita ng Diyos maging preaching to the lost. Kaya napakabuti po ng Panginoon. At alam ko, bawat mananampalataya, may katatagan gawin ng bagay na ito. Kaya pagpalain po ng Panginoon, lahat ng bride, ang pamilya nila, at ang mga nag-pray sa aming pastor, salamat po sa amin, sa kagalingan ko rin po. At kami po ngayon, nakadalo ngayon ang pamilya ko ngayon dito. Kaya salamat sa dakilang Diyos na mga pangyarihan sa Panginoon Jesus. Meron pa po ba? Gusto magpasalamat? Brother, pati ito. Ako po ay magpapatotoo ngayon at magpapasalamat rin sa Diyos. Kaya lang po, minsan marami pong pagsubok na dumarating sa akin, mga trials, testing. Minsan po nakakagawa ko ng kasalanan, hindi ko sinasadya. Nakakapagsigarilyo ko minsan sa mga kapatiran. Kaya ako po ay pinainom na ng lahat ng magulang ko ngayon. Kaya nga po, tayo ay nilalang ng Diyos na hindi isang robot na dipindot. Hindi ka masaya kung ikaw isang robot na dipindot na wala kang kalayaan na nilalang ka ng Diyos. Kaya yung gamot po na pinirim sa akin ay nakaka-robot po. Kaya ako si Pastor kahit pa inuwi yung isang gamot, sigurado po tulog. Sabi ko nga po, sana pa isa-isa lang paparod. Kaya nga po harito ako. Papasalamat ako sa Diyos, minsan nagkakasala tayo. Sa kapinaglilinguran natin Diyos, alam natin na ang Diyos natin rati ay ang anak ng Diyos ang pagkakilala ko. Simula nang makilala ko kay Pastor na si Kristo ay Diyos. Sa John 1:1, nang pasimula ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay sa Diyos. Nung malaman ko na si Kristo ay Diyos, ay naniwala po ako. Kaya minsan nagkakasala tayo dito. Kaya nung kapasalamat ako kay Kristo, kung walang ibang Kristo, walang manunubos ng ating mga kasalanan. Kaya
Napasalamatan po ang Diyos, mga kapatiran. Napapalaan po tayo ng Diyos ngayong gabi. Yan lang po. Kaya mahal ko po si Pastor eh, kasi si Pastor lang makapag-aakay sa akin eh. Kaya yan lang po. Pwede pong kantaan? Kantaan lang. Kanta. Kantaan lang. Oh, the lands of clouded day. Oh, the lands of day and clouded day. Oh, the lands of the unclouded sky. Oh, they tell me of the home where no storm cloud rise. Oh, they tell me of the unclouded day. Do remember me. Do remember me. Bless you, bro. Maraming salamat po. Meron pa po ba? Gusto magpasalamat pa po. Wala na po. Dadako po tayo sa ating Marjorie Abel. God bless you, bro. Magandang gabi, Bride. At ako lang po ay report sa inyo sa patuloy na pag-iingat po sa amin noong nakarang Sunday sa gawain sa Teresa. At tunay na dapat naman talaga na i-report ito sapagkat kasi hindi lang po kami pati kayo kasama sa mission na yun. Amen. Dahil tunay na ang Diyos ang siyang nag-iingat po sa amin na maidaos yung gawain na mapayapa, masaya. Amen. At hanggang sa pag-uwi namin ay ganun din. So purihin natin Panginoon at patuloy na pag-iingat niya maging sa mga nobya doon ay nandun yung kanyang mga kagalakan. At sabi ko nga, bilang tao, dahil bilang laman ay talagang hindi mo magagawa dahil pagod ka. Pero sa pagdating sa salita ng Diyos ay hindi mo ito kayang talikuran sapagkat wala pa po tayong nagawa sa Panginoon. Amen. At tunay na kung ano man ang ipapagawa niya, gawin natin ito dahil malapit ang panahon. So yun lang po at pinapalik ko ang salamat sa Diyos. Amen. 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 At palagi po rin ng Panginoon ang gawain sa Teresa ang patuloy. At sama-sama po tayo. Ipanalangin nyo at magtulong-tulong po sa gawain na yun. Outreach po ng Panginoon. So, nagdako na po tayo sa iyo. Pagpasasalamat natin sa Panginoon ang ating pagkaloob. At tuloy na po. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Waitin po natin the windows of heaven. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart. For Jesus makes everything right. I gave Him my old tattered garment. Salamat po aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po at iginako niyo kami, Panginoon, muli sa luklukan ng inyong kabanalan. Pagpalain niyo po, Ama, ang mga nalikong pong tithes and offering upang, Panginoon, magamit ito sa patuloy pang ikalalaganap, Panginoon, ng inyong gawain, Panginoon, ng kalakasan sa inyong mga manggagawa, Panginoon Diyos. Kapunuan, Panginoon Diyos, din sa mga dapat na punuang lugar, Panginoon, upang ang inyong salita, ang inyong tinig ay umabot sa mga lugar na yon. Ngayon din, inihiling ko rin pagpalain niyo, dakilang Diyos, ang inyong bawat manggagawa
na huwag pa kanoon ng Panginoong Diyos ng kapaguran, humabog man, Panginoon, maramdaman, yes, ay buong lakas pa namin ibibigay sa inyo, Panginoon, ang aming paglilingkod at katapatan. Yes, kaya pagpalain niyo kami, Panginoon, higit pa, Panginoon, ng malalim na pag-ibig ng tulad sa inyo upang lalo naming mahalin, dakilang Diyos, ang mga inatas niyo sa aming balika. Ngayon din, Panginoon Diyos, pagpapasalamat kami, Panginoon, sa ayahain niyo sa aming pagkain ngayong gabi. Tunay nga, dakilang Diyos, ay pagsalusaluhan namin ito na may pananagumpay mula sa inyo. At kung meron mang, Panginoon Diyos, may panghihina, ang kalakasan po ng inyong salita ang magbigay, Panginoon, sa kanyang muli ng renewal. At dakilang Diyos, salamat, Panginoon, sa inyong gagamitin pong mensahero. Tunay nga, dakilang Ama, lukuban niyo po siya ng inyong kabanal-manalang Espiritu. At mapakain niya kami, dakilang Diyos, ang inyong mga tupa ng mensaheng, Panginoon, na magbibigay, Panginoon Diyos, ng kalakasan at kabusugan sa lahat, Panginoon, sa amin. Kaya bigyan niyo po siya, Panginoon, Panginoon, ang inyong pag-ibig at patuloy niyo, Panginoon Diyos, hawakan at pagpalain ang buhay po niya at ang kanyang pamilya rin. Ibinabalik po namin sa inyo, higit pang kapurihan, pasasalamat at kaluwalhatian ngayon at magpakailan naman. Salamat po, Ama. Lahat po tayo nalangin sa inyo po, aming nag-iisang Panginoong Hesus Kristo. Amen. I know I am a bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle free. I have the worldly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you, my Lord. Into Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism.
into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we shall not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, and death hath no more dominion over him. For in that he died, and he died unto sin once, but in that he liveth, and he liveth unto God. At dito, isa pang scripture ng ating basahin ay sa Ephesians. Verse 20. Simulan natin dito sa verse 26. So old man, 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So old men, to love their wives as their own bodies, he that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth, cherisheth it, even as the Lord, the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Tayo po yung muko. Salamat. Mahabaging Diyos, Panginoon, maraming po salamat sa tekstong ito. Nawa ay pagkaloob mo po sa amin ang patuloy na kaunawaan at kaliwanagan sa mga mensaheng ito. Amin, bubulay-bulayin, gamitin mo ang iyong mabang lingkod, i-guide mo kami. At ilin mo kami, Panginoon, sa iyong kaisipan. Haleluya. At magkaroon kami ng isang malinaw na pagkaunawa. Amen. Sa pagkabasa, yes, at pakikinig ng iyong mga salita. Gitin mo ang iyong bang lingkod, Lord, at tulungan mo kami, maiset aside namin ang lahat, at ang aming pakinig lamang sa iyong Panginoon ay matulog. Ay control of this service at sa lahat ng aming kabalisahan, Hallelujah, ay aming iset aside at aming hawakan ang iyong pangako at ang iyong mga salita sa gabing ito. Yes. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo po'y magpapuna. Glory to God. Magandang gabi. Hallelujah sa bawat isa sa atin. Sa pagpalayang araw na napakalipa, napakabilis, napakadali po ng mga sandali at orasan, no? Ito naman po, midweek. At mga ilang sandali lang, ito, gabi na naman. Meron na namang changing from Wednesday to Thursday na naman. Sa ilang iglap, Sunday na naman po. At gusto lang inihila ang bawat
sandali. So, kung ito ay binabibilis, binabibilis ang Panginoon ng time, amen, sapagkat nais siya mapabilis ang ating tinatawag na pagtatakas sa mundo ito, mapabilis ang ating pag-escape, no, sa kabulukan ng mundo ito. Sabi nga ng prophet, this world is falling apart. Amen. Kahit anong preserve mo, kahit anong pagsasaayos mo, ay nakatadhana siya, mga kapatid, sa chaos. Diba? Kaya this world is falling apart. So, mapipreserve ng tao, panandali ang panahon, pero yun din po ang kauuwian, no? Kailangan may purging. Kung walang purging, mga kapatid, walang new heaven and new earth. Kailangan lahat dumaan sa purging. Diba? Parang ano yan eh, parang kaingin yung bukid, di ba? Kailangan kaingin, walang ititira, di ba? Masusunog yun hanggang pinaka-ano ng lupa ay kailangan masunog. Yung pala ang susunod doon, mga kapatid, ay harvest pala, no? Kapag na naganap ang kaingin. So, ganun din ang gagawin ng Diyos sa earth, kailangan may purging. Kung walang purging, mga kapatid, walang tinatawag na bagong sibol, nasisibol. Kaya dito sa ating tema, may connection ito sa tinatawag na binasa natin kanina sa Romans 6 tungkol sa resurrection. No? Balik natin sa Romans 6. Romans chapter 6. Okay, yes, mayroong literal na resurrection at yun ay pertain sa body. Pero merong binabanggit na resurrection, no? We are potentially resurrected. Amen. Diba? And sitting in Christ in heavenly places. Amen. Kaya bago maganap ang tinatawag na resurrection, meron munang death. Amen. Diba? Kaya sabi dito, sa verse 3, know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by the baptism into death. Like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Kaya makita natin, mga kapatid, ito po ay figure, yung baptism ay figure ng death. Diba? Kaya tayo po ay nagpapabaptize, diba? Pagiling na isang mabuting budhi sa Diyos na magkanto pa sa atin yung literal na tinatawag na yung tinatawag na kamatayan. Diba? Magkanto pa sa atin yung tinatawag na kaganapan ng real death. Amen. Kung walang death, walang birth. Diba? Kaya pag sinabing new birth, pangalawang ulit, bagong silang. So, sa una mong pagkasilang, namatay ka. Kaya, it takes death, di ba? To go there. Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Amen. Kaya, sabi, therefore we are buried with Him by the baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Even so, we also should walk in the newness of life. Itong verse 4, kung hatiin natin, hanggang death ka lang, hanggang baptism ka lang. Pero kung itutuloy, merong tinatawag na even so, we also should walk, diba, in the newness of life. Kaya merong pagbabagong buhay, merong panibagong lakad. Diba? Merong tinatawag na madalas itipo ito ng prophet, si Jacob, di ba? Ang old life ni Jacob, yung tinatawag na old walk of life, straight, is Marte, di ba? Si Jacob, sino si Jacob? Si Jacob ay, sabi ng prophet, namin excuse the term, supplanter, di ba? Mandarambong, scammer, yun ang style ni Jacob. Pero, nung siya ay makipag-wrestle sa angel, di ba?
ano po nangyari, napilayan siya, na-change yung kanyang walk of life. Tinawag na siya, mga kapatid, na limping prince, from supplanter to prince. Diba, Jacob ay prince of God, di ba? Kaya makita natin, tinawag siya Israel. Nagkaroon ng changing ng name. Kasi patay na si Jacob. Diba, yung unang Jacob, patay na. So, sino na yung nabubuhay? Si Israel na. Amen? See the difference? Meron changing na naganap kay Jacob. Pero physically, ano po nangyari nung bago niya makamit yung promise, nag-struggle muna siya, nakipagbaka siya, merong war, di ba? He wrestled with the angel at hindi siya binitawan ng angel. At hindi niya rin sinuko, di ba? Sabi niya, i-bless mo ako bago kita bitawan. So, yung angel, mga kapatid, ay nagsabi, pakawalan mo na ako at mag-uumaga na. Amen. At ang angel, mga kapatid, ay nag-bless kay Israel. Diba? From now on, sabi nga, hindi ka natatawagin Jacob. Ang iyong pangalan ay tatawagin ang Israel. So, makita natin, yung Jacob ay dumanas ng kamatayan. At meron na siya ngayong bagong pangalan. At yun ay Israel. Eh, sabi nito, kung tayo'y namatay na kasama niya, katulad ng kanyang kamatayan, tayo rin naman ay lalakad sa tinatawag na bagong buhay. Should walk in the newness of life. So, ito pong mga talata, mga kapatid, kung hindi natin i-apply ito, para pong walang tinatawag na naganap na bagong buhay. Diba? Kaya tinawag ng newness of life, may changing na naganap. Kung may changing of the soul, may changing din ang manifestation. Hindi naman pwede i-separate. Na-change lang ang soul ko. Pero yung buhay ko, huwag mong pakialaman. Hindi naman pwede po yun. Kailangan your life will follow. Kasi kung hindi mo mag-follow yung life mo doon sa kiniklaim mong turo, yes, di ba? Pwedeng ang mga tao at di man ng palataya hindi maniwala sa iyo. Pwede niyang sabihin, ay, human ano lang yan, human reasoning. Di ba? Pwede ko rin niyang gawin, pwede ko rin niyang gayahin. Intellectually, pwede ko rin niyang i-recite. Sinabi ni Brother Branham, di ba, pag yung isang matalinong tao, pwede rin siya mag-recite. Pero sabi ganun, hindi po tayo mga kapatid na dinala ng Diyos mga kapatid sa tinatawag nating intellectual, tayo po ay nilid niya sa pananampalataya. Kasi sa intellectual, pwede kang mag-back up. Diba? Pwede kang ma-deceive. Na akala mo yun na yun, pero spiritually, ay walang manifestation. Kaya merong new ways of life. Amen. Na binabanggit dito. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. So kung tayo ay naitanim kagaya at kalintulan ng kanyang kamatayan, tayo rin naman, mga kapatid, ay mga bubuhay na maguli kagaya ng kanyang pagkabuhay. Paano knowing this that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Amen. That henceforth we shall not serve sin. Kaya nga yung tinatawag na sinabi dito sa 7, for he that is dead is freed from sin. Amen. Amen. Sapagkat yung tinatawag na sting of death ay inanggap na ng ating Panginoon at wala nang kapamahalaan sa physical na spiritual na kamatayan ang tinatawag na kasalanan. Yung sting of death ay wala na pong visa, di ba, sa mga believer. Kapag tayo ay naiwangis doon sa wangis ng kanyang kamatayan, amen? So, sinapit din natin yung wangis ng kanyang kamatayan. Lalakad din naman tayo, mga kapatid, sa wangis ng kanyang pagkabuhay.
Amen. Kaya sabi dito, now if we be dead in with Christ, we believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more, and death hath no more dominion over him. Kaya sa buhay ng mga believer, di ba, ang unbelief, direktahin na natin, no? Hindi death, ang unbelief ay wala nang bisa sa believer. Di ba? Dahil wala na siyang pag-aalinlangan sa salita. Amen. Di ba? Wala na siyang doubt sa salita. Amen. Kung siya may magkamali, inaamin niya, inaamin niya, at ito ay inire-repent niya. Meron na siyang seal of this age. The seal of this age is to say, I am wrong. Diba? Ang mga hindi na new birth, hindi marunong mag-I am wrong. Ang sinasabi nila, I am right. Pero ang na new birth ay merong seal of this age. Ang seal of this age ay ang baptism ng Holy Ghost. Diba? Na kung saan ay inudyukan ka, kinwiken ka ng Holy Ghost, mga kapatid, hallelujah, na magkaroon ka ng sealousness, amen, sa tinatawag na kabuuan ng kanyang mensahe, recognize mo ang kanyang mga salita. Amen. At ang token in these last days ay ma-accept mo. Amen. Kasi ang token in these last days ay every word. Diba? Hindi lang part of the word, but every word. Entitle us to every word. Tingnan natin itong isang book sa God's Provided Place of Worship. Amen. Itong title na to ay ginamit ng prophet para sa mga worshiper, hindi po ikaw ang pipili ng dako o lugar. Diba? Hindi, whosoever will naman eh. So, hindi ikaw ang pipili ng lugar at dako ng pagsamba. Ang Diyos ang pipili ng lugar at dako ng pagsamba. Kung saan niya ilalagay yung kanyang pangalan. Diba yun sa Deuteronomy? Kaya merong provided place of worship. Hindi po kung saan-saan. Hindi, kamukha niyo rin eh. Hindi rin po, mga kapatid. Nasa TV sila. Mas ano sila, mas malaki yung kanilang ano tawag dito, yung outreach ng kanilang ano, ng kanilang ministry. Hindi rin po. Kailangan lamang natin siyang sambahin doon sa dako na pinili ng Diyos at iniligay niya yung kanyang pangalan. Amen. Nasaan ba ang pangalan ng Panginoon ngayon? Hindi, nasa bride. Kaya outside of the elected bride, you will go to the tribulation period. Outside, labas sa nobya, papasok ka sa great tribulation. Kaya kailangan, parte ka ng bride. Kung ikay maging parte ng bride, hindi po pwede na carried over. Hindi pwedeng napasali. Hindi pwedeng din, nahaya lang ako. Kinailangan, pinanganak ka dun. Amen? Na-experience mo yun. Amen. Kaya ka naging member ng bride. Glory to God. 1:5-4, basahin natin. It's always there when you get the quickening power of God, being quickened up with Him now. Now remember, in Christ we are flesh of His flesh. In Christ. Diba? Bone of His bone. When God wounded Christ at Calvary, He was wounded for me and you. Amen. And we are flesh of His flesh. Amen. And bone of His bone. Amen. Body of His body. Name of His name. Bride of Him. Kaya, ang tunay na panambahan, di ba, ang tunay na gathering, ma-identify dito kung nandun sa kanilang kalagitnaan ang pangalan ng Panginoon. Amen. Eh kanino ba ibibigay ng Panginoon ang kanyang pangalan kundi sa kanyang kabiyak? Hindi naman niya pwedeng sabihin, o ikaw, kalaguyo kita. Ibigay ko sa iyo ang aking pangalan. Hindi niya maibibigay. Kasi hindi sila legitimate. Diba? Ibibigay lang ng groom ang kanyang pangalan doon sa bride. Amen. So, ang bride ang tamang dako ng panambahan. Amen. Yun ang iglesia ng Diyos. Amen.
Yun ang templo ng Diyos na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Amen. At nandoon ang tunay na pangalan ng Panginoon. Can you say amen? Kaya two or three that gathered in my name. Ano po ang katuparan niyan? Two or three that gathered in my name. Right, buddy? Two or three. Kasi ang gathering sa kanyang pangalan, Panginoon, Pastor, marami naman nag-gather in Jesus' name. Mga pangalan nga ng simbahan nila, may Jesus, tayo nga, wala eh. Meron ako nakausap na, Pastor, Pastor, ba't kayo walang pangalan Jesus yung ano nyo, yung church nyo? Kami, Jesus is miracle, Jesus is Lord, Jesus reigns. Marami puro Jesus. Yung church nyo, walang pangalan ng Jesus. Pero, pansinin mo, end-time word body fellowship. Kasi yes, ang word body, ang tamang dakong pagsamba. Yan yung katawang salita. Yung sinasabi sa Bible na karkas. Diba? Wheresoever the body is, there is the eagles gathered together. Diba? Yung eagles ay mga worshiper, mga believers. Sila ay nagpipista sa karkas. Actually, yung pangalan ng church natin before, ay Church of the Anointed One. Hindi po na-renew yan na ilang years nung i-register ko na, magkumaya na. Meron na, sabi nung say. Ibahin nyo na lang, meron na. Kaya pinag-pray ko mabuti kung ano, yung tamang pangalan. Diba, naunahan tayo, Church of the Anointed One. Ang ganda ng pangalan eh, di ba? Pinahiran. Iglesia ng pinahiran. Si Kristo yon yung pinahiran. So, walang ibang pinahiran sa huling kapanahon na ito, kundi ang katawang salita. Anointed body. Diba? Pag sinasabing anointed body, hindi na po tinutukoy dyan yung body ng 33 AD. At tinutukoy na po ngayon dyan ay yung body ng 63. Can you say amen? Yun yung anointed body of Jesus Christ ngayon, mga kapatid. Kaya kung nasaan yung tinatawag na kapunuhan, nasaan ang katotohanan, di ba? Nandun po, mga kapatid, nagtitipon yung mga agila. Tayo ay iglets. Alam niyo po ba, tayo tagasunod ng propeta, children of the prophet. So tayo mga iglets. Di ba? Ang prophet ay tinawag na eagle. Kaya wheresoever the body is, there is the eagles gathered together. Kaya yun po ang ating pinagpipistahan, yung katawang salita. So sabi dito, tayo in Christ, we are bone of His bone. We are flesh of His flesh. Name of His name. Bride of Him. See? We are in Him. We are His flesh and His bones. Yung flesh of His bones, mga kapatid, nasabihin mo pa ba yan sa panahon na to na partial? Sinner? Di ba? Anong tawag dito? Pest house. Hindi po pest house yung body. Di ba? Dito po lumilitaw, mga kapatid, na yung flesh na tinutukoy dito, hindi na po itong flesh na sticky nature. Right. Ang flesh na tinutukoy dito yung tinatawag na body materialized. Na-gets nyo, mga kapatid? Ito yung tinatawag na katawan, ito yung salitang nag-materialize. Ito yung salitang nahayag sa laman. Amen. Pwede po ba na ikiklaim mo, ako ay salitang nahayag sa laman, pero pest house ako. Hindi mo pwede yung sabihin. Di ba? Yung pest house na tinutukoy, mga kapatid, ay hindi mapipigilan sa corruption. Kaya nga, flesh is flesh. Mauuwi siya sa tinatawag na corruption. Kasi meron siyang skin worm. Kahit na selyohan mo yan, let's say gumaling ka ngayon, bukas maramdaman mo sa sunod na araw, sinisipon ka naman. Di ba? Kasi meron tinatawag na curse, yan sa tinatawag na flesh na yan. Kaya kinakailangan limitaw yung tinatawag na body
o yung tinatawag na flesh of his flesh, yung tinatawag na body materializing around the world. Kailan lumitaw yung tinatawag na katawan na yon na hindi natin katawan, katawan ni Kristo. Na nag-materialize na salita. So para i-simplify, ano ba yung katawan, yung body na yan, na flesh of his flesh na nag-materialize na salita? Amen. Pag sinasabing katawan na nag-materialize ang salita, yung body na sumunod. Yung body na merong full obedience. Amen. Kasi kung ang body na walang obedience sa word of God, carnal. Diba? Pero sabi niya, we are dead, diba, in Christ. Kaya sa body natin, tayo ay napakong kasama niya. Diba, sa kamatayan. Kaya sa flesh na ito, nag-i-struggle, we die daily. Amen. We die daily. May namamatay araw-araw sa flesh na ito. Diba, merong progressive na nangyayari. Diba, hanggat ang lahat ng tinatawag na peste ng katawang ito ay may drop. Can you say amen? Dina-drop natin yan daily. Sometimes sasabihin natin, sinubok ako. Hindi. Inalis ng Diyos sa iyo, mga kapatid, yung tinatawag na curse. Inaalis niya daily ang curse na yan sa atin hanggang dumating yung tinatawag na appointed time. Yung completion na adoption of our body. Kasi waiting for the adoption of our body. Adoption na na-receive na natin sa new birth. Diba? Adoption ng soul. Diba? From gene to soul. From seed to manifestation. Amen? From thought to flesh. Nakuha niyo mga kapatid na nagkaroon siya ng changing. Nagkaroon na siya ng transformation. Kaya, kung nangyari na yon, yung mga bagay na yon, ang susunod naman ay ang body. Kaya waiting for the redemption of our body. Kaya nasa process na siya, nabautismo na siya sa tubig, sa pangalan ni Yesu Cristo. Nasa proseso na siya ng sanctification. Diba? Then nasa last thing na lang, yung tinatawag na our body materializing around the world. Kailangan may ganun. Kung walang mensahe na body materializing around that world, para ka pa rin unbeliever. Diba? Wala kayong pinagkaiba ng unbeliever. Diba? Walang difference. Ang difference lang, may alam ka intellectually sa turo. Yung unbeliever, walang alam intellectually sa turo. Pero kung mag-aaral din siya ng mensahe, malalaman din niya. Magkakaroon din siya ng kaalaman sa tinatawag na intellectual. Pero ang kaibahan ng believer, ng bride, meron siyang body materializing around that world. Diba? Meron siyang katawan na nagmamaterialize, diba, sa palibot ng salita. Kasi ang gagawin talaga ng salita ng Diyos sa ating katawang lupa ay itatransform niya yan. Igo-glorify niya yan. Same, anong tawag dito? Same material. Diba? Walang replacement ng body. Kaya sabi ng prophet, resurrection is not based upon replacement. Kaya yung body natin, same body. Kaya lang, meron tayong dinrap sa body na yan, yun ang body of sin. Yun yung curse. Can you say amen? Yung curse na yun, amen, yun yung tinatawag na kailangang mabulok, yun yung kailangang ma-separate doon sa 16 elements para tawagin siyang glorified body. Can you say amen? Kasi ang 16 elements, pag na-drop ang curse, ano po mangyayari mga kapatid? Glorified body na siya kasi wala ng curse. Pag ang curse nawala, mga kapatid, hindi na po siya makaka-experience ng tinatawag na aging. Meron na siyang anti-aging. Diba? Can you say amen? Kasi wala nang curse. Meron na siyang immortality. At hindi na siya saklaw ng time. Diba? Kaya kung hindi ka na saklaw ng time, hindi ka na, anong tawag dito? Hindi ka na mamamatay. Yan ang direktang ano nun.
hindi ka na magkakasakit. Nakuha niyo mga kapatid, hindi ka na ihingalin. Hindi ka na babagal. Can you say amen? Eh pinakita nga ng Biblia, mga kapatid, kung wala talagang resurrection of body change, ang tao, hihina pa rin at mamamatay. Kahit 900 years na siya, si Methuselah, pinakamatandang tao, pinakamahabang buhay, 969 years old, namatay pa rin. Hindi siya nakaabot ng 1,000 years. Diba? Pinatunayan, mga kapatid, na mortal pa rin siya. Meron pa rin tinatawag na sticky nature na nakabalot sa kanyang katawan, yun yung body of sin. Can you say amen? Pero kapag ito ay na-separate daw sa atin, magubuhay tayo ng 1,000 taon. Di ba? Eternity to eternity. Wala nang tinatawag na pagtanda. Wala na. Lahat ng temporal mo, wala. Di ba? Magkakaroon na tayo ng kasagutan sa mga katanungan. Lahat ng mga mystery, lahat ng katanungan natin, masasagot. Mga simpleng bagay, di ba? Masasagot. Ma-unfold sa atin unti-unti. Di ba? Yung mga bagay-bagay na kung saan ay tinatawag na katanungan natin sa buhay na to. Can you say amen? Hallelujah. Nais kong sabihin sa inyo na ang kailangan po natin, mga kapatid, ay contentment. Amen. Ang mensahe ang magbibigay sa atin ng contentment. Pag wala kang contentment, tapap-up ka. Diba? Higitan mo. Alam niyo ba nangyari kay Satanas? Sa una, contento siya ng disipulo lang ni Miguel ni Cristo. Pero dahil wala siyang contentment sa kanyang puso, inangad niya nahigitan ang mga anghel. At nahigitan naman niya sila Gabriel, di ba, sila Rafael, nahigitan niya yung mga angel. So nung wala na siyang maisip higitan, tinignan niya yung nasa kanan niya, ito, ihigitan ko rin ito. Di ba? Wala siyang contentment. Uupo din ako sa inuupuan mo isang araw. Di ba? Pag-aarihan ko rin ang tinatawag na angelic host. Isang araw. Walang contentment, mga kapatid. So, yung nature na yon, yun ang ibinibali sa Satanas dito sa mundo, kaya ang tao ay walang satisfaction. Mga kapatid, ang kaibahan, wala namang kaibahan yung taong gumagasta ng 1,000,000 isang araw, at saka yung taong gumagasta ng 500 pesos a day. Diba? Ang kaibahan lang nun, currency. Pero yung taong gumagasta ng 500 pesos a day, pero meron siyang contentment, yes. Daig pa niya yung gumagasta ng 1 million a day na walang contentment. Di 1 million a day, para paubos mo yun. Kailan magkakasino ka? Talo uli. Ito, todo na. Talo uli. Walang contentment, mga kapatid. Kahit na ano pa marating niya, wala pa rin contentment yon, mga kapatid, sa buhay. Pero yung na-born again, ba, hindi niyo ba pinagtataka? Minimum. Yung isa billionaire, sige pa rin sa tinatawag na pag-struggle. Di ba? Yung isa ay masayang buhay. May contentment. Di ba? Kaya na-new birth yun. Di ba? Totoo, money can buy happiness. Di ba? Kaya lang, iba-iba yung degree ng happiness. Diba? Kung yung isa, yung degree ng happiness niya, ay ganun lang, masaya na siya. Sabi nga na isa, bitikle ka lang, pastor, okay na ako. Pero, pastor, yung bitikle ako, mahal pa sa motor mo. 700,000 pala yung bitikle niya. Pero, hindi niya na kailangan maghangad pa nung higit kasi contento na siya sa ganun eh. Tama, right. Yung isa, yung ganyang gusto, walang kapunuan. Diba? Kaya yun ang difference. Kaya tayo naging Kristiyano, na born again, ay binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na kapunuan. Amen. Kasi kung wala tayong kapunuan sa buhay, mga kapatid,
hindi tayo titigil. Right. Magiging alipin tayo ng oras. Right. Alam niyo ba, yung mga taong alipin ng oras, may itim ang mata nun. Diba? May itim ang mata, diba? At talagang, alam mo, nakasyabu. Sabi ng mata po yan. Naalipin sila ng oras. Pag tinanong mo, Brad, natulog ka ba? Oo, Brad, sa oras lang eh. Ganon din yung buhay. Parehas din siya nung sumasawad ng 8 oras a day. Ang sarap ng tulog, kompleto. Nakuha niya mga kapatid. Kaya doon po yun nagkakatalo. Kaya sinabi ng ating Panginoon na mapalad ang mga mananampalataya sapagkat sila ay kinocomfort ng Ama. Sa maliliit na bagay ay kaya tayong i-comfort ng Diyos. Amen. Pag nawala po yun, yung contentment na yun, tayo po ay magpipresyum lagi. Tayo ay magwa-wonder lagi. Magiging ano tayo, tawag doon eh, tawag sila doon eh, yung laging nag-aim high, laging tawag dito, pilingero, pilingera, di ba? Nahirap po talaga yan yun, kapatid, di ba? Kaya, nais sa ating Panginoon, mga kapatid, ibuhay natin yung buhay ni Kristo. Yes, you know, mabilis na, konting inihaw lang yan, tuwa-tuwa na yun, masaya-masaya na. Yes. Di ba? At konting gathering lang, okay na sila, masama lang, mga kapatid, ay pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. So, hindi naman tayo magpapakahipokrito at sasabihin, hindi namin kailangan yan, Pastor. Kailangan pa rin natin yan. Kaya lang, mababaw yung ating kapurungan. Yes. Diba? Yung ating tinatawag na, may tawag dito. Yung tinatawag na, yung costing mo sa buhay, di ba, ganun lang, satisfied ka na. Can you say amen? Yung iba ay hindi. Marami silang iniisip. Diba? Simpleng cellphone lang, halagang 3,000, okay na tayo. Pero may mga klase ng tao na hindi kailangan 50,000 yung cellphone ko pataas para high-end. Diba? Pero ibang parte ng buhay niya, hindi niya nabibigyan pansin. Yung edukasyon, yung needs, yung pang, diba, yung grocery, pang bigas, nasasacrifice yung iba. Napo-focus lang siya doon sa isang bagay. Nakuha niyo mga kapatid. Pero binigyan tayo ng Diyos ng wisdom na mabalansin natin na walang napapagkulang iba doon sa mga pangangailangan natin na immediate. Nadi-divide natin yon perfectly sa biyaya ng Panginoon. Management pa. Management. Binigyan tayo ng Diyos ng leading na mamanage ng tama. Naka-divide na lahat. Kasi kung wala ka nun, mag-i-struggle ka. Mangangapa ka. Maghanap ka ng pantakip po. Ito, takip ko dito. Lagi umus. Kasi dito, meron ka ng paglaanan ng malaki. Na itodo mo dito. Pero dito, nawala na yung. Diba? Yung pang-kuryente, pang-tubig. Meron ang na-sacrifice. Pero ang Diyos, binigyan tayo ng wisdom. Kung paano yan, perfectly in time, di ba, na mamanage siya ng tama. Yes, amen. Kaya believe nga ako sa mga believer na kung saan ay ang liliit lang ng sahod nila, minimum, nangungupaan pa, may pinag-aaral pa mga anak. Di ba? Nadidivide nila yan. Di ba? Tahimik naman sa GC. Wala naman sinasabing, mga kapatid ko, kami po ay wala, tahimik. Diba? Hindi naman siya dumadaing. At yan ay biyaya ng ating Panginoon. Seven, na ang Diyos, binibigyan tayo ng revelation kung paano i-overcome itong temporal. Temporal lang ito. Kasi magiging ampere kung dito sa lupa ay napakayaman mo na, talagang grabe, pagdating doon sa other side, ganun pa rin kalagayan mo. Diba? Eh magsasabi yung mga may hirap na kasi, Panginoon, ang swerte naman ng taong yan, hindi na naglingkod sa'yo.
Diba? Ganyan pa ang kalagayan sa other side. Eh, sabi niya, doon sa mayaman, rich man, pasensya ka na sa lupa, ay tinanggap mo na lahat ng iyong mga kaginawahan, lahat. Eh si Lazaro, all the days of his life, puro suffering, puro talagang kahirapan ang dinanas niya. Kaya dito naman sa other side, inaaliw siya. Kino-comfort siya sapagkat hindi siya nakalimot sa akin. Can you say amen? Kahit sa kabila ng kanyang kahirapan sa buhay na ganyan ang kalagayan, hindi siya nakalimot. Kaya dito naman ay karapat-dapat siyang aliwin, i-comfort, amen, sa kanyang mga pinagdaan ng hirap sa mundo. Eh walang nagawa yung young rich ruler. Diba? Ganun pala yun, sabi niya. Panginoon, pabalikin mo ako, masabihan ko yung mga labels ko. Sabi ng Panginoon sa hindi na. Marami ng mga ngaral sa kanila ang nagsasabi at nagpapahayag sa kanila. Panginoon, kasi kung babalik mula sa kamatayan yung tao at sasabihin, ganito pala ang buhay sa impyerno, maniniwala sila. Kahit pa bumalik, sabi ng Panginoon, pinadala ko na sa kanila ang mga propeta at mga bakay na mama. Can you say amen? Upang wala na silang maidahilan. Kaya dito sa ating teksto, tuloy natin yung ating binabasa. Now remember, we died in our name and was buried and raised in His. Kasi ano ba yung ating name? Nako, Pastor, wanted yung name na yun. Hinahabol yan. May mga pending yan. Ito, nahanap ng bangko yan. May sabi na yan. Wanted. But we died in our own name. So wala nang kakasuman. Wala nang paparatangan kasi may changing ng name. Kilala niyo ba to? Naku, hindi yung namin kilala yan. Meron kaming kilala, brother. Diba magandang example ang pangalan? Awag na lang. Brother! Kaya yung name na yan, wala na huya. Blotted out na. And was buried. No, diba, buried. And raised in His, see? We're no more our own. Kaya yung bakat ng una nating pagkatao, wala na. Nakalimutan na. Kasi sabihin na lang nila, yan ay dating ganito, pero nagbago. Naging born again. Di ba? Yun yung magiging record natin. Pag pinuntahan niya yung aming lugar, nasabihin sa inyo ng mga tao, ay yung mga dating mga dito, pasaway dito. Pero wala na, hindi na yung mga nakatira dito. Nag-born again na yata yung mga, yun ang naiwan na alaala. Kaya sabi ka nun, buried and raised in His. See, we're no more of our own. Wala na tayo sa ating sarili. Of which that great name of Jesus Christ, which the Bible said over here in Ephesians 1:21. Both families in heaven and earth is named after that. And that's where God put His name. And that's the family name in heaven, and that's the family name on earth. Kaya hindi na po yun, mga kapatid, mababati ka ng reproach. Yung pangalan na yun, mga kapatid, ay pangalan ng ating Panginoon. And we're in Jesus Christ by spiritual baptism, not by water. Marami po nababautismahan sa tubig, pero sasabihin nila, Pastor, nagkamali uli ako, bautismohan uli ako. Kahit pa 20 beses kang bautismohan, di ba? Kung hindi ko mag-materialize yung word sa atin, wala din, mga kapatid. First step lang po ang water baptism. Di ba? Agreement pa lang nyo yun ng Diyos. Pero pag lumakad ka, ibig sabihin, nag-comply ka doon sa agreement. Di ba? Water baptism. Tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang personal sin? Opo, opo. Okay? Ganito, Pedro, binabautismo ang kita sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan, tatanggapin mo ang pangako. Tatanggapin pa lang, future. Kaya natural, after mo mabautismo sa tubig, tutoksuhin ka uli ng kaaway. Marami na namang mga, di ba, mga gagawin ng diablo sa buhay mo. Tinitingnan ng Diyos kung natakaran mo yung agreement.
di ba? Pag lumakad ka sa agreement, makarating ka hanggang doon sa tinatawag na, anong tawag doon? Abstract. Amen. Yung inaangkin mong lupa, meron ka ng pinanghahawakan na abstract. Di ba? Ano po yung lupa na ating inaangkin? Inaangkin natin ang lupa. Ang katawang lupang ito, ito yung lupa na ating inaangkin. May umaagaw din, mga kapatid. Sino pong umaagaw? Ang Diablo. Sabi ng Diablo, oh, attribute ko yan. Di ba? Pero magkakaroon lang ng karapatan ng ating pag-aangkin kung matanggap natin yung abstract. Kasi sa abstract, naka-identify yung pangalan kung sino nagmamay-ari sa lupa. Can you say amen? Kaya mayroong abstract title deed to eternal life. Then abstract title deed to the heir. Amen. Kaya kapag hawak na natin yung abstract, you say, I bought a piece of ground. It isn't yours yet. Until you got an abstract. But if you got an abstract, it shows that everything was ever against that piece of ground. Nabili mo mang lupa ay maraming kaguluhan. 20 ang nag-aagawan. Di ba? Pero ikaw ang nakapagpalabas ng tinatawag na abstract. Everything was ever against that piece of ground has been stricken off. Di ba? Mababaliwala po lahat yun. Yung sinasaad po ng abstract, siya po yung magkakaroon ng karapatan sa katawang lupa. Kaya ang Diablo, inaagaw niya ang laman. Hinihila niya to sa mga pita. Can you say amen? Kaya nga merong doors in door. Naalala niyo yung message, doors in door. Maraming pintuan, doors. Di ba? Hatakan yun, iba't ibang pintuan yan. Diba? Pintuan ng bisyo, pintuan ng kalayawan, pintuan ng kaluhuan, iba't daming, napakaraming pinto. Diba? Pero meron lang isang pintuan, yun ay si Kristo at ang kanyang salita. Amen. Doon tayo makapasok, mga kapatid. Sure po tayo. Amen. Sa ating journey, sa ating paglalakbay. Kaya sabing ganun, and then when you become a Christian and accept Christ as your Savior, then when God sends down the abstract, it shows that no matter what your father did, your mother did, sex birth, in their nature, I was a rank rascal. Ano man ang nagawa ni nanay, ni tatay, na ipamana sa atin, no matter what your mother did, your father did, what anybody else did, your mother, daddy might have been drunkard, prostitute, whatever it was, every sin is stricken off. Amen. Aalisin sa'yo. You've got an abstract title. Amen. And there is nothing can put you off of it. Amen. And look, everything that's on that ground belongs to you. Amen. You say amen. Kaya wala po doon aalisin. Sabi, lahat ng bagay na nandyan sa palibot ng iyong tinatawag na lupain ay iyo. Can you say amen? Kaya yan po ang aking kiniklaim. May mga loved ones tayo dito sa laman, inaangkin natin sila. Sabi nga ni Father Bottom, yung kanyang aso nandun, si Fritz. Diba? Yun yung kabayo niya nandun. Sabi ng pilosopo, may kabayo ba sa heaven? Sabi ni Brother Bam, bakit heaven ba yun? It's a dimension. Yun ay paradise. Can you say amen? Everything that belongs to you ay nandun. Yun po yung karapatan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Can you say amen? And everything that's on that ground belongs to you. Amen. And when you're in Christ Jesus by the baptism of the Holy Ghost, hindi na tubig, ha? Holy Ghost na. By the baptism of the Holy Ghost, every gift of God belongs in the church. Amen. It's an abstract title deed. It's yours.
It belongs to you. It quickens your mortal bodies, O my. If you have think of it. Amen. Pati ating mortal bodies, iku-quicken. Amen. Kasi resurrection means raised to life. Can you say amen? Meron tayong dying body. Amen. Yung body po natin talaga ay dying condition. Under siya ng time element. Diba? Kahit yung puso mo, meron po yung pinatawag na duration. Pagdating ng tinatawag na maturity ng kanyang duration, ihina na mag-pump yung puso. 80 years old, 90 years old. Humihina. Nakuhan niyo mga kapatid, yung ating tinatawag na sistema, yung ating cell, may aging. Pero sabi ng message, sa time ng tinatawag na body change, sa time ng quickening power, iku-quicken niya yung ating mortal bodies. Amen. Hallelujah. At idadrop natin ang curse. Can you say amen? Hallelujah. Na-drop na sa new birth, yung tinatawag na unbelief. Pero yung tinatawag na mga bunga ng unbelief, nasa atin pang sistema. Diba? Kaya yun ang nagdudulot sa atin ng kahirapan, ng problema, naipunla sa ating flesh. Diba? Naikalat sa buong sistema ng ating katawan, ang curse na yan. Okay? Hindi po yan yung tinatawag nating word-form body. Ang tinatawag nating word-form body ay yung body na pa-subject sa word. Right? Yung body na nagkaroon ng full obedience to the word. Can you say amen? Hallelujah. Kaya kung sa belief mo lang, sa faith mo pala, sasabihin mo hindi mo mababago yan, hindi mo yan machi-change. So be it. Can you say amen? Kung yun ang faith mo, hindi mababago yan, walang magaganap sa katawan na yan. So be it kung yan ang claiming mo. Can you say amen? Nakakaawa po, mga kapatid. At marinig nila itong ganitong mensahe. Sino man na tinatamaan ng ganyang mensahe. Kailangan merong transformation. Yes. Amen. Bakit hindi na ba kayo karnan? Karnan ang body. Pero kapag ang body ay nagpa-subject sa word, ano po ang tawag yan, mga kapatid? Word made flesh. Can you say amen? Si Christ din sa kanyang body, mga kapatid, na-overcome niya ang temptation. Sabi ng prophet, pwedeng mag-asawa siya kung gugustuhin niya. And live a normal life as a man. Pero dininay niya ang kanyang sarili as a man. Can you say amen? Dininay niya ang teenage temptation. Tapos may makiklip, sabi, hindi, may temptation din si Christ, na-tempt na. Hindi po pwedeng ma-tempt ang word-form body. Yes. Ang Theophany ay nag-dwell sa kanya sa kanyang buong panahon dito sa laman. Kaya he overcome all temptation. Even the teenage temptation. Na-overcome niya lahat ng lust na yan. Kaya tinawag siya na word made flesh. Siya ay tinatawag na word-form body. At hindi tayo doon dumaan. Kaya tayo, nahulog sa kasalanan, kailangan maneuver, kailangan mamatay sa ating lumang pagkatao, kailangan makaranas ng changing. Siya walang changing. Diba? Perfect siya. Kailangan niya lang i-drop ang body ngayon kasi yun ay likeness ng ating body. Diba? Kaya pag nagsummer ang body na yon ng mga crucifixion at kamatayan sa cross, mga kapatid, itong body natin, mga kapatid, i-deliver niya ito sa lahat ng sickness, sa lahat ng curse. Can you say amen? At iba, body change din niya ito kagaya ng katawan niya. Can you say amen? So, I hope nakita po natin. Kaya sabi ng Romans 8, there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala nang katulan sa kanila na nakay Kristo Jesus. Amen. We pass from judgment unto life. Paano mo ipapaliwanag yun? We pass from judgment
ang tulay. Mula sa katulan na laman, tumawid tayo doon sa tinatawag na buhay. So wala na pong condemnation doon. Kaya hindi po tayo dadanas ng Great Tribulation period. Yes, hindi na po, mga kapatid, dahil sa laman na ito, nakatulan na tayo. Right. Lahat ng gusto ng laman, nire-rebuke natin. Pinapatay natin. Diba? Madalas siyang mapahiya sa atin. Diba? Kung hindi natin gaganunin yun, mga kapatid, hindi matutupad ang scripture na we die daily. Nasabihin na natin sa laman, in the flesh I live daily. Sa desire ng flesh. Pero sabi ng Bible, we die daily. So sa flesh, mga kapatid, lagi po nadideprive siya. Lagi siyang nare-rebuke. Tama, mga kapatid? Kaya ano po mangyayari? Nandiyan-judge na tayo sa flesh. Kaya we pass from judgment unto life. Sa soul, inis pratak. Diba? Nandun na si Christ, diba, sa realm na yun. So, purihin na ating Panginoon, mga kapatid, yan po yung ibig sabihin ng resurrection. Di ba yung resurrection, yung same thing na ni-raise? Yes. Same thing na ni-raise. Yung seed. From seed form to soul form. Dahil sa seed form, dormant, laying in there, nasa ground siya. Unexpressed. Because of sin. Body of sin. Can you say amen? Yung body na kanyang kinalalagyan, yung temple na kanyang pinananaan, ay merong sin. Kaya wala siyang expression. Kailangan malibing mamatay. Kagaya ng likeness ng death ni Jesus Christ doon sa flesh. Kaya nung mamatay ang ating Panginoon sa flesh, ano po nangyari? Ni-resurrect niya lahat ng sin, lahat ng predestinated sin into life. Born into manifestation. From thought to flesh. Yun ang ating breaking sa resurrection. Hindi po yung same soul na eternal, na may expression, na nilibing. Paano mo ililibing yung may expression na yun? Eh? Diba? Binuhay na maguli. Hindi po ganon, mga kapatid. Mamimisplace yung pinatawag na stages. Kasi may stages yan. Seed form muna. Diba? Bakit nasa seed form siya? Kasi yung body of sin, yun na nagre-reign sa kanya. Kaya unexpressed pa siya. Kaya kinakailangan yung sin ay mamatay, malibing, ma-germitize sa pamamagitan ng word. Pag na-germitize siya, magkakaroon na siya ng expression. Amen. Naunawaan niyo, mga kapatid, doon po natin pinuposisyon ang resurrection. Hindi po yung same soul kaagad na new soul na nilibing lang. Paano mo ililibing ang new soul na may expression? Diba? Paano mo sasabing makasalanan ang new soul? Diba? Eh, you did not done it in the first place. Masabit. Tama. Nasabit, mga kapatid, hindi po aakma ang salitang justified. Sino ang gumawa nito? Yung body of sin, yung unbelief na unang nagkaroon ng control at reign sa flesh mo. Yun yung tinatawag na namatay. Yun yung inalis. Yun yung nagkaroon ng rattening, yung unbelief. Hindi magkakaroon po ng tinatawag na annihilation ng sin. Hindi ma-annihilate ang sin. Ang seed, mga kapatid, matatransform at magigermitize. Ang magkakaroon lang ng annihilation, mga kapatid, yung unbelief. Yung sticky nature, yun po ang masiseparate sa atin. Kaya I hope nakita niyo po yung message na yan. Doon po natin pinuposisyon ang resurrection is not a replacement. Nakuha niyo, mga kapatid? Ang replacement, ina-apply lang natin, mga kapatid, doon sa tinatawag nating wrong seed. Nang pinanganak tayo, ano ba ang seed na binigay ni nanay, ni tatay sa atin? Permitted nature. Wrong seed. Kailang i-replace siya ng new soul. Amen? Yung tinatawag na right seed, hindi naman siya na-express.
Kasi ang may expression sa atin, mga kapatid, at may control yung ating persasman. Kaya kung mamatay yun, doon lang magkakaroon na expression yung tinatawag na new husband, which is Christ. Kaya may changing talaga. Kaya dito sa ating binasa, di ba, kaya dapat daw ma-crucified yung old man, di ba, kina mo, ano sabi ganun, yung old man ay dapat ma-crucified. Pag binasa natin sa baba, kita niyo ba dyan? Sa 6, di ba? Yan ba? Yan, verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him. Yun yung unbelief, di ba? That the body of sin might be destroyed. Henceforth, we shall not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Kaya siya na namatay na sa unbelief, pinalaya na siya sa kasalanan. Pero sasabihin ng iba, gusto kong church malaya. Yung walang higpit. Hindi po tunay na laya yun, mga kapatid. Diba? Kung ang church na naatinan mo maluwag, walang tinatawag na ano sa'yo, walang nagre-rebuke sa'yo na mensahe, hindi po tunay na pinalaya ka sa kasalanan. Ang ibig sabihin po ng pinalaya ka sa kasalanan, yung buhay ng kasalanan, wala na. Annihilated na. Kaya pinalaya ka na sa kasalanan. Kaya sabi, go and sin no more. Yung unbelief, wala na eh. Kaya kailangan mo humayo at huwag na muling magkasala. Eh, sinasabi, yung namatay na, sa changing of the soul, hindi mo na yun, you cannot dig him up. Hindi mo na siya mahuhukay. Dahil, may occasion eh. Kailangan gumawa nito ang old soul ko, hindi mo na siya mahuhukay. He is already dead and condemned. Bukod sa dead and condemned, he is already annihilated. Pag sinabi mo yung word na annihilated, pag hinanap siya, old soul, nasan ka? Walang sasagot. Na-pulverize na siya. Ibig sabihin, annihilated, wala na siya. Di ba? Kaya, you are freed from sin. Nasabihin mo na lang, wala nang gagawa niyan. Body of sin. Di ba? Kailangan kang masacrifice ulit. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong mag-comply. Kasi wala ka ng control tower. Kaya we die daily. Magigrip na magigrip na lang ang laman, wala na siyang magagawa. Pero mag-glory pa yung Panginoon sa atin dahil patay na yung ginatawag na kasalanan. Yung kasalanan ay unbelief. Okay? Kaya I hope na intindihan niyo po yung mensahe. So hindi mo yan pwedeng ikapit sa yung mga kainaan sa laman, ikakapit mo sa unbelief. Magkaiba po yun. Iba po yung unbelief at saka yung tinatawag na sticky nature. So, God bless you all. At palawag po tayo. Amen. So, tayo ay tumayo. Tayo manalangin. Kung may prayer request po tayo, ay ating ipanalangin. Yan, may tatlong kailingan at umawi tayong lahat. Sinat ni Sion si Karaya. Sinat si Sion. Kagalingan sa tonsillitis ni Rinya at healing sa trangkaso ni Luke Marion Kapukaw. So umawi tayo, nagirang kapuring awit. Glory to God. Hallelujah. Oh, my birthday, Lord.
Tonsillitis, ganun din kay Zechariah sa kanyang sinat. Hallelujah, glory to your name. At ganun din sa trangkaso ni Marion Kapukaw. Ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah, na aming pinangawakan. Kaya sa oras na ito, tinataas namin mga pre-request na to, Lord. Grant it, Father God. Hallelujah, alis kaming taglay ang katugunan nito, Lord. Sa pamamagitan ng paniniwala at pananalig. Bigyan po kami ng kapayapaan sa mga salitang ito, Panginoon. Sa aming paglisan ay aming makamit at mabalitaan ang iyong katugunan. Salamat, Lord, sa iyong mga word of comfort. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako at promises. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. See you on Sunday. God bless you all at magmalayan po tayong lahat. Amen. Amen. Amen.